andito na po ako sa aking second vlog. Sana this time, ma-achieve ko na to. Sana hindi mapatulad dun sa isa kong video na grabing ang kaba ko dun. Halatang-halata na kinakabahan ako. This time naman, kinakabahan pa rin ako. May iron pang pitik na ganyan. Pero kakayanan natin yan. Ma-achieve natin yan. Kumusta po kayong lahat? Hope everybody is okay. Everybody is well, healthy, and safe. Mahalin po natin mga kaibigan ng ating mga sarili. Alagaan po natin ito. At iisa lang po ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya po ito ay lagi nating aalagaan, lagi nating mamahalin dahil wala pong gagawa nito para sa atin, kundi tayo lamang. Hindi po ito natin ginagawa para sa ating mga sarili lamang, kundi para sa atin na rin pong mga kapamilya at mga mahal sa buhay. Mga kaibigan ko, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe, pagkakataon nyo na po ito, my life existence. Pakishare na rin po ang aking mga videos para naman ma-share natin sa ating mga ibang kaibigan yung ating mga pinag-uusapan o tinatakel sa ating mga videos. Please subscribe, my life existence. Paki-like na rin po at pakishare po sa inyong mga kaibigan or sa mga mahal sa buhay para naman ma-share po natin yung bawat pinag-uusapan natin dito. Ano po? Ayan mga kaibigan, sabi ko nga po, nung nakaraang video ko, makakaroon po tayo ng sharing, di ba? Happy to announce lang po na may tatlo na po akong letter sender na nanggaling po sa iba-ibang bansa. So, sa mga susunod pong mga vlog ko, iba-vlog ko po yun, babasahin ko po yun sa inyo. Pero kasi yung kasunod kong vlog is a reaction video, hindi ko pa po sure kasi may mga naka-line up na po ako. So, hindi ko pa rin po sure kung alin po. Nag-i-edit pa rin naman po ako eh. Kasi baguhan. So, nahihirapan pa rin po ako. Pero mayroon na po tayong mga sender. Ito po ay tungkol sa pag-ibig. Yung isa ay tungkol sa pamilya. Pero yan po ay treated as confidential. Hindi po natin pwedeng sabihin kung sino po yung nagpadala. Siyempre, diba? Kahit naman sino sa samang loob. Pero this time, mga kaibigan ko, ang isi-share po natin ay ang pag-a-abroad sa unang beses. Yung first time po ng pag-a-abroad ng katulad ko. Alam po naman natin na hindi naman ganun kadali ang mag-abroad. Tapos unang beses mo pa, diba, talagang nakakakaba. Sa kahit anong bagay na nagagawin natin, kung unang-unang beses mo, talagang kakabahan ka doon, diba? Ang ingay nila, so bukas po yung bintana kasi medyo malamig pa. So naririnig ko yung ingay. Tapos, may lumilipad at nakikisali. Pero pagpasensyahan nyo na po, kayang-kaya natin yan. Ano na nga bang sinasabi ko? Yun nga po, may tatlo na po tayong sender. So, natin yan. Ibablog po natin sa susunod. Pero this time nga po, ang sabi ko, yung sarili ko munang karanasan sa aking pag-abroad. Mga kaibigan ko, yung first time ko kasi talagang sobra. Sobrang kaba ko kasi alam nyo naman po ako, sobrang akong matalino, wala akong alam sa buhay. Hindi ako marunong maglaba, hindi ako marunong maglinis, hindi ako marunong magluto. As in, blanco ako. Wala akong alam sa buhay. Wala akong karanasan sa mga ganyang bagay. Pero na-achieve ko yan ha, nakayanan ko lahat at isa na ako ngayong professional. No, isang OFW. Kaya mga kaibigan na, yung mga, kasi ang dami-dami kong nababasa, ang dami-dami kong, mga dumadaan sa newsfeed ko, sa timeline ng iba, nababasa ko yan, minamaliit yung mga OFW. Huwag nyo minamaliit yung mga OFW kasi sila yung mga multi-talented people in this world. Hindi nyo yan alam. Kung hindi nyo pa yan alam, sasabihin ko kung bakit. Ang OFW, kung bakit sila naging multi-talented, kahit hindi naman talaga sila professional pagdating sa Pilipinas. Although, marami pa rin mga OFW na katulad namin yung mga nakatapos talaga, yung may mga degree, mga bachelors, pero mas marami sa mga OFW, yung mga kapos sa mga pinag-aralan. Yung sinasabing mababa lang yung pinag-aralan, pero wag nyo silang mamaliitin. Kasi yung mga taong yan, sila yung multi-talented people in this world. Alam nyo kung bakit? Nagiging professional yan kapag nasa sa ibang bansa na, kapag nasa trabaho na. Marami na silang natututunan, marami na silang nagagawa na katulad din ng iba. Katulad ng pagiging architect, engineer. Yan, nagtatransform sila into something na mas mataas na level. Kasi katulad ko, marami na rin akong natutunan sa aking pag-abroad. So, masasabi ko na isa na rin po ako dun sa mga multi-talented people in this world. And I'm proud of it. I'm proud ako sa sarili ko. Hindi ko ikinakahiyang naging OFW ako. Isa pa rin akong OFW dahil ang trabaho po namin mga OFW is marangal.
although nababahira na rin ang mga experiences o mga issue ng bawat isa, pero mas marami pa rin talaga sa mga OFW yung nakafocus lang po sa pamilya at sa ikauunlad na aming mga pamilya. Ang sabi ko nga po, ang OFW, huwag nyo yung minamaliit. Dahil sila yung mga professional teachers, professional doctors, nurses, architect, engineer, yung mga sinasabi nyong katulong o kasambahay. Hindi nyo ba alam na napaka-talented ng mga yan? Marunong na sila ngayon. Sila na yung na professional chef, professional carpenter, professional na tubero, yung plumber. Marami na silang natutunan. Teacher, translator. Iba-iba na eh. Nag-i-improve na sila, mas mataas na yung level ng mga OFW compare dun sa mga nasa Pilipinas nga, pero hindi naman umuunlad dahil umasa lang sa iba. Kaya mga kaibigan at mga kusino man pong nakakapanood ng videong ito, never nyo pong mamaliitin ang isang OFW. Dahil yung isang OFW lang na sinasabi ninyo, yan yung mga taong malaki ang tulong sa ating bansa. Mga taong nakakapagpadala. Alam nyo, Pilipinas, kumikita yan sa mga OFW din. Eh. Ang OFW, maraming naiitulong yan sa Pilipinas. Kaya wag na wag nyong mamaliitin ang kaming mga OFW, kasi isa din naman po ako dun sa mga OFW na yan. Sinasabi ko nga sa inyo, sila yung mga professional na tao na kahit mababa lang yung pinag-aralan nila sa Pilipinas, pero pagdating nila sa ibang bansa, mas marami pa rin sa mga amo ang tinitingala talaga ang mga Pilipina pagdating po sa trabaho. Sinasabi nila, number one sa mga Pilipina ang pagiging malinis at mabango. Totoo yan. Huwag niyong itatanggi yan, mga Pilipina, mababango talaga. Pero huwag kayong pupunta sa mga Middle East. Alam na natin ang amoy niyan. Huwag na nating pag-usapan. Baka masakal ako ng aking jowa. Okay, mga kaibigan. Sabi ko nga, yung experience ko na sa pag-abroad, ang hirap. Hindi ganun kadali. Kasi dumating ako dito nang wala akong alam. Although natutunan ko na rin naman yan lahat. Pero alam mo yung unang beses mo kakapunta sa isang lugar na wala kang alam, hindi mo alam kung sa kaliwa o sa kanan ka, derecho, pabalik. Alam mo yun, yung hindi mo alam kung kanino ka makikipag-usap. Kasi po, dito sa Middle East, kahit po maging amo pa yan, hindi po lahat sila nakakapagsalita ng fluent na English. Magkakaintindihan lang kayo through sign language or sa mga putol-putol na salita. Putol na Arabic, putol na English, sa katulad ko na alhamdulillah, nakakaintindi na pa po ako at nakakapagsalita naman po ako ng English. So, mas easy sa akin yung pagkipag-communicate po sa mga amo, although may kasama din yung sign language. Nung una po talaga hirap na hirap ako, mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo. Nung ipinakilala na ako sa amo ko, hindi ko na alam kung anong isasagot. Sorry, kasi sabi ng amo ko, nung unang araw ng trabaho ko, pagkadating ko dito, syempre, ipipresent sa'yo kung anong gagawin mo sa bahay. Ay, ikaw naman na wala kang alam, ikaw naman na tsunga-tsunga ka rin, kasi wala kang alam at wala ka na yung experience, di ka rin naman marunong magluto, wala kang alam sa mga spices na yan, alam mo lang bigas at tuyo, di ba? Sarap niyan sa Pilipinas, di ba? Namiss niyo yun eh, namiss ko yun. Nung unang araw ng trabaho ko, sabi ng amo ko, did you breakfast? Hindi pa siya yung diretsyong, did you have breakfast? No. Did you breakfast? Sinagot ko na lang, yes ma'am. Sabi niya sa akin, okay, before you work circle, every day, you have to eat yourself. Kaya na nga po, mga kaibigan, Diyos ko, anak ng tinapa, anak ng pating, at anak ng dilis. You have to eat yourself first, sinasabi niya. Before you work circle, you eat yourself first. Diyos ko, Santissima, paano ba natin iintindihin yung, paano mo ba siya sasagutin? Ano ba sasabihin mo? Madam, alin pang unahin ko? Paa, balikat, tuhod. Kasi hindi mo talaga alam eh, kung isa kang pilosopo, ang isasagot mo, unahin ko ba yung paa ko? Unahin ko ba yung braso ko? Before you work circle, ano ba magpapaikot-ikot ba ako dyan sa bahay na yan? Iyan lang ba yung trabaho ko? Iikot lang ako? Before you work circle daw eh, around the house, you have to eat yourself. So, sinimulan ko na nun, na pag-aralan, to eat myself. Meron pa ako dyan na naranasan,
sabi ng amo ko, nag-ring siya ng ring ng bell, tumutunog sa kusina. Ako naman, takbo ka agad ako sa taas kasi third floor naman yun eh. Nasa kusina ako sa ground floor, sa ibaba. So, santisimang garapon talagang umakyat ako. Hihinga-hinga pa ako niyan. Siyempre, ikaw naman yung umakyat ng tatlong palapag. Siyempre, mapapagod ka niyan. Gulang na lang, para ka ng kinakatay na ganyan. Tapos, ayan na nga po, sabi ng amo ko. We finish our lunch. Okay, ma'am, I'm going to tidy it up. No. Get someone with you. Nasa isip ko, bubuhatin ko ba yun? O papaano ba get someone with you? Sige, mananawag na lang ako ng kasama ko. So naintindihan mo na yun bilang OFW kasi nagiging matalino talagang OFW. Naintindihan mo na yun na get someone with you. Magsama ka na magtutulong sa'yo para mag-ayos ka. Pero ang masaklap doon, ang sabi sa akin, you have to bring all the kitchen downstairs and bring the table downstairs in the kitchen. Sus, Mariusep, ang kusina nila, bawat palapag may kusina. Dadalahin ko yung kusina. Paano ko kaya bibit-bitin yung kusina at yung lamesa at yung kanilang lahat na mga plato sa ibaba? Kung ikaw na isa kang pilosopo, anong gagawin mo? Anong tatrabahuhin mo? Kaya sinasabi ko sa inyo, ang OFW, huwag niyong maliitin. Dahil sa kahit anong maliit na bagay, naiintindihan yan. Kung sabihin man sa inyo ng amo na eat yourself first before you work, halaka, kainin mo yung daliri mo, kainin mo yung paa mo. Yan ang lang ang sagot dyan. Yung maging pilosopo ka rin sa pagdating sa amo. Alam ko maraming OFW dyan na pinapangalanan yung mga amo nila eh, diba? Binabigyan nila ng bansag yung amo yung mga amo nila. Ang alam kong una kong ibinigay na pangalan sa amo ko is Chuwari-wari-wap kasi pala uto siya eh, uto siya dito. Hindi mo pa natatapos yung ginagawa mo. Andiyan na naman si Madam Utos. Minsan tayo mga OFW para lang mabawasan yung inis natin, mabawasan yung galit natin, or mabawasan yung pagod natin. Ang ginagawa natin, binabansagan na lang, binibigyan natin ng nickname yung ating mga amo. Nakarelate ka dyan, alam ko kasi gawain ko rin yan eh, diba? Kaya mga kaibigan, huwag niyong minamanit yung mga OFW dahil yung mga OFW na yan, multi-talented people yan sa buong mundo. Alam nila kung anong ginagawa nila at alam ko matatalino yan. Kaya huwag niyong minamaliit yan dahil bilang isang OFW, alam nating lahat yan. Malaki ang naiitulong yan sa ating bansang Pilipinas. Diba? Aminin niyo man yan at hindi. Malaki ang naiitulong ng mga OFW sa ating bansa. Kaya naman mga kaibigan, ayoko man pong itong wakasan pero parang humahaba po yung video ko. Magkakaroon po tayo ng mga iba-ibang klase ng video. Baka magkakaroon din po ako ng mga vlog sa labas. Kasi pag nandito ako sa bahay, so nakaganyan ako, pero kung nasa labas po ako, syempre kapag nasa Middle East ka, magtataraka ka, katulad ko, Muslim po ako, converted Muslim po ako, and I'm proud of it. So nagtataraka po ako sa labas, kapag lumalabas po ako, sa bahay lang po ako, nakaganito, pero baka masakal na ako ng asawa ko sa susunod kasi pinapakita ko na rin po yung hair ko. Pero okay lang yan, bait naman ang asawa ko eh. Well, mga kaibigan, hanggang dito na lamang po muna. Sa susunod po ulit, mag-iingat po tayo. Katulad po ng sinasabi ko, mahalin po natin ang ating mga sarili kasi umiingay na po sa labas at naririnig ko na, baka naririnig nyo rin po sa video ko. Hindi na po ako makapag-concentrate. Yung mga ibang share ko po sa mga susunod ko ng video kasi ayaw ko po ng masyadong mahaba po yung video ko. Okay? Ulitin ko po, paki-share, paki-subscribe po ang aking channel para naman po ma-share po natin sa iba. Ang point lang po dito sa video kong ito, kung hindi nyo po naiintindihan, nilagyan ko lang po ng experience ko. Pero ang pinakang point ko po ng video kong ito, kasi may nabasa ako kanina eh, huwag nyo pong maliitin yung kapwa natin. Maging sino man yan, maging OFW man yan, maging kapitbahay mo yan, manachismosa, o yung kapitbahay mo dyan sa likod na pakialamera, o yung nandyan man po sa harapan ng bahay nyo na palagi kayong tinitingnan at pinapakialaman, huwag nyo pong mamaliitin ang kahit sinong tao. Dahil pantay-pantay po tayo sa mata ng Diyos, ay iisa lamang po tayo at iisang klase tayong mamamayan. Lalong-lalo na po yung mga OFW kasi ang dami ko talagang nakikita na minamaliit nila yung mga OFW. No, never, never nyo pong gagawin ang maliitin ang katulad po namin. Dahil sa totoo lang, sila yung multi-talented people. Sila yung taong mapagmahal.
Actually, kaya sila lumabas ng bansa para magpakahirap, mapagod, magdusa, at mapalayo sa pamilya para sa sarili din nilang pamilya at sa mga mahal sa buhay. Sa halip po na sila ay, o kami, na mga OFW ay maliitin nyo, ipagdasal nyo na lang po kami na sana maging okay po ang mga buhay namin malayo sa pamilya. Yun lamang po mga kaibigan. Maraming maraming salamat po. Makita-kita po tayo sa aking susunod na vlog. Take care everybody. Mag-ingat po tayo. Stay at home. Lalo na po ngayon na nakakaranas po tayo ng pandemic crisis, yung corona po. Kailangan po nating pag-ingatan na ating mga sarili. Don't forget to pray. Mag-ingat po tayo mga kaibigan. Maraming maraming salamat po.